Yo, wasak-wasak mga kaloko. Kumusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Mayroon naman akong isi-share sa inyo mga kaloko na konting problema dito sa aming truck. Dahil nung bumabiyahe akong nakaraang araw, ano kasi may ayaw na mag-start. Pagka alis namin nung umaga, okay pa siya. Pagka dating namin dun sa ano mga kaloko, sa pinagdidelibera namin, pagkatapos namin mag-unload, bigla siyang ayaw na mag-start. Kaya nahirapan ako siyang i-pandarin ulit dahil kailangan na kaming palabasin ng ano eh, yung mga checker doon dahil may ibang truck na papasok para magdi-deliver din. Ginawan ko na lang ng paraan para mapandar at mapalabas namin siya doon sa ano, receiving area. I-share ko lang sa inyo mga kaloko kung ano ang dapat ninyong tignan kapag ganito na ayaw mag-start at mayroon naman siyang battery. Ganito kasi yung nangyayari mga kaloko pagka tapos naming magde-deliver. Doon kami sa may Mindanao mga kaloko. Akyat ko dito sa truck. Pagka kung makikita niyo mga kaloko, mayroon naman siyang kuryente oh, malakas yung bisina. Tapos pagka start niyo dito sa kanyang ignition switch, sa kanyang susi, wala talaga mga kaloko. Kaya napaisip ako kung anong nangyayari dahil mayroon na malakas naman yung baterya niya tapos ayaw siya mag-start. Ang ginawa ko na lang, yung starter kasi sa ilalim, pwede natin siya yung idirekta para mapa-start natin siya. Hindi ko na lang sa inyo maipakita dahil mabigat kasi itong ulo na to eh. Itong ulo ng truck, mahirap kasi itong iangat dahil sira na yung spring niya dito sa ilalim. Ang ginawa ko na lang nung mangyayaring yan mga kaloko, dinirekta ko na lang doon sa kanyang starter at umandar siya. Ginawan ko na lang ng paraan. Pagkatapos, mayroon pa kasi kaming delivery, hindi ko na lang siya pinatay hanggang nakauwi kami dito sa warehouse namin. Kahapon to nangyari, Sabado, kaya naisipan kong tignan ngayong Linggo dahil may duty pa rin kami kahit Linggo eh. Overtime ngayon. Hinanap ko yung sira niya kung anong pwede naming ayusin. Nung una naming tinignan mga kaloko, itong sa mga fuse niya. Na umaga, binuksan ko to dito mga kaloko. Nandito kasi yung mga ano niya, yung mga fuse niya. Ito yung mga fuse niya. Tapos mayroon naman siya ditong manual. Merong manual siya dito mga kaloko. Pwede nyo yung tingnan dito. Kasi tapatan yan eh. Ito, heater, aircon, EBS, starter. Ito pwede yung pwede nyo hanapin nyo dyan kung ano yung hindi nag-function. Ang hindi nag-function guys, yung starter. Dahil ayaw siya mag-start. Inanap ko siya dito at ito siya. 10 amperes. May nakalagay yan oh. Starter. 10 amperes. Kaya kung bibilangin yung mga kaloko, isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, dito sa pinakagilid ka magsimula mag... Dito sa gilid ka magsimula magbilang. Isa, dalawa, tatlo. Dito, isa, dalawa, tatlo. Pagkabunot ko naman dito sa fuse mga kaloko, okay naman siya, hindi naman siya sunog. Kaya sinundan ko kung saan ako pwedeng maghanap. Kasusi ko dito guys, ay mga kaloko. Mayroon siyang tumunog dito. Mayroon siyang tunog na parang tik. Pagka ikot mo sa susi, parang may ganun siya, tik tik. Kaya sinunda namin kung ano yung tumunog. Nung sinunda namin mga kaloko, ito yung tumunog.
Ito kasi yung starter relay ng 4H. Ito lang ang sundan nyo pagka galing sa Pierce tsaka dito. Pero ang problema mga kaloko, kasi yung truck na to surplus, hindi kasi to dapat dito nakalagay. Dahil pag brand new mga kaloko, nakalagay ito sa tamang lagayan. Kaya pag mga ganitong surplus at kung saan saan lang nila ilagay, dahil iko-condemn nila ito eh. Mayroon silang, wala nang, marami kasi itong function na tinatanggal nila. Kaya nung napansin ko dito na tumunog siya pagka susi, may napansin ako dito mga kaloko na ano, wire na parang putol. O tingnan nyo dito, ito siya. Buti lang at madali naming nahanap kung ano yung pwedeng sira niya. Kaya sinubukan itong ipasok ulit. Ginanyan ko lang to mga kaloko. Ayan. Tinutulak ko lang siya papasok. Tinulak ko siya papasok ganyan. Saka sinubukan ko naman ditong i-start. Oh, tingnan nyo. Mayroon na siyang function. Nandar na siya. Pero pagpapatay natin siya tapos tanggalin natin siya yung pinasok kong putol na wire. Ganyo. Tingnan nyo, binunot ko ulit. Pagkasusi nyo naman dito, wala na namang mangyayari. Patay siya. Kaya dito na nalalaman namin na ito pala yung sira niya. Kaya ang gagawin namin, tatanggalin namin to. Ang gagawin namin mga kaloko, tatanggalin ko to, tapos itong putol na wire papalitan to ng panibagong wire para maidugtong itong napuputol, kasi maiksi na kasi to eh, mahirap matong idugtong dyan sa loob. Kaya lagyan natin siya ng ibang wire para maidugtong natin siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang gagawin namin dito. Ito yung sakit na tinanggal ko kanina mga kaloko. Nahihirapan akong bunutin tong nasa loob dahil nandito yung ano niya, terminal niya eh. Dito kailangan kong tanggalin yan para malagyan ng bagong wire. Dahil pag hindi natanggal yan, mahirapan tayong dugtungan yan. Ito yung wire na nahanap natin mga kaloko. Dudugtong natin dyan para yung putol doon madali natin idugtong siya. Kaya pagtsagaan ko muna itong tanggalin itong nasa loob dahil mahirap eh. Tanggalin ko lang muna. Ito na mga kaloko, na tanggal ko na. Hinangan ko lang siya dito ng panibagong wire para madugtungan natin. Ito na mga kaloko, na dugtungan, na ayos ko na siya. Dinugtungan ko na siya ng wire. Ang gagawin natin, dugtungan naman natin to siya sa doon sa pinagputulan niya. Saka natin ipasok to. Tara, kabit na natin to. Mga kaloko, tingnan nyo mga kaloko. Parang nagkate ng baka ang mga puto. Pinagtutulungan yung motor. At ito na yon.
Ito yung tinanggal natin dito. Ito yung tinanggal natin dito. Saka ito yung wire na pinagputulan. Ang gagawin natin, pinagpagdugtungin natin itong dalawa. Saka natin ibalik dito. Pagkatapos, okay na yan. Pwede na siya. Idugtong ko lang muna mga kaloko. Mahirap kasi magbindo na magdugtong pa ako dito eh. Ayan ah, tapos na natin pagdugtongin siya. Saka natin ibalik to dito sa ano. Pinagsaksakan niya. Ayan, okay na yan siya. Ang ganda na yung pagkakadugtong. Balik na natin siya dito mga kaloko. Ayan. Ano mga kaloko? Ayan, okay na. Ah, okay na mga kaloko. Bukan lang natin mga kaloko. Subukan natin o tibay ba? Good. Galing. Okay. Function galing, umislide. Teka, teka, teka. Hindi yung under. Teka lang. Bulot. Ipok, uksan ako. Sige ba? Sige, 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 sige. Under na yan. Okay na yan. Yan, okay na. Tapos ng mga ginawa natin mga kaloko na humanda na siya, okay na siya at ang problema naman namin dito dahil yung tea light at ano niya, tea light signal light libang silindro wala na naman. Nahirapan kaming hanapin kung saan nagsimula yung mga grounded niya. Tiningnan naman namin din doon sa mga sa fuse. Pagkakabit namin ng fuse, masusunog yung fuse. Hindi namin alam kung saan yung grounded. Kaya kahapon, tumawag ako ng technician talaga pag wiring dito. Sabi naman niya, mamayang alauna, punta siya dito, ayusin niya to. Yung sa starter, dahil alam namin na yun yung sira, yun ang inaayos namin. Problema na lang dito mga kaloko yung signal light at saka tea light. Kaya mamaya ayosin yan. Tanya nyo naman, umandar na, okay na yung starter nga. Hanggang dito na lang mga kaloko ha. Maraming salamat din yung lahat.